So ito po, mayroon po tayong ginagawa ng reaction video. Isang engineer po ito. At pangunahan ko na po, hindi ako po nagmamarunong. Ginagalang ko po yung mga engineer, yung mga superior ko. Isa lang akong foreman. Nasa last 12 ng umaga dito sa California, USA. Ang video na to o yung pag-uusapan natin sa topic na to ay yung gusto magpagawa ng bahay pero limited yung budget. Kumbaga, hindi nila kaya mag-hire ng contractor. Gusto nila na sila yung gagawa or sila yung magmamanage sa construction. Although mataas yung risk nito, pero bibigyan ko kayo ng proseso, step by step, kung ano yung gagawin nyo mula umpisa hanggang matapos yung bahay na pinapagawa nyo para kahit papano maiwasan yung sinasabi ko kanina risk. Kaya tapusin nyo itong video na to mula umpisa hanggang matapos para mabigyan ko kayo ng guide kung ano yung gagawin nyo kung kayo mismo yung gagawa ng bahay na pinapagawa mo. Sa hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Donald Binyega, isa akong professional civil engineer. At ang Foreman Puentes na taga Mindanao at kasalukuyan ay project ko ay dito sa Quezon City. Ang purpose ng video na to ay for information lang. At malinaw po, ang purpose daw sa kanyang video ay for information. So, subaybayan natin. At marami tayong katanungan dito sa kay engineer, ano? Kasi lagi kong marinig sa kanyang mga vlog ay lagi nababanggit yung foreman, ano? Kaya sa punto na to, pag-aralan natin yung kanyang mga sinasabi. Kaya ako ginagawa ng reaction video ito para matatanong natin si engineer. Kasi marami siyang mga sinasabi dito, kaya ito pakinggan natin siya. So umpisahan na natin, ang unang gagawin nyo kung kayo mismo ang gagawa ng bahay mo ay magpagawa ka ng proper plano. Kumbaga, doon sa mga professional uli. Ang sabi niya dito, magpapagawa ng plano doon sa mga professional. O, tama naman yun. O, tuloy natin. Sila architect. Sila kasi yung nagdi-design para kung nasaan yung kung location ng kwarto mo, yung kitchen mo, yung proper talaga base doon sa space na meron ka. Kumbaga, mas maiiwasan na kasi ito na paulit-ulit yung trabaho. Ang sabi mo dito, engineer, para maiiwasan yung kabago-bago na trabaho. Eh paano ngayon yan, change order? Para nga pala doon sa mga hindi nakakaalam doon sa tinatawag na change order, yung binabago. O kaya padadagdagan ng may-ari, ano? Desisyon ng may-ari yun. Yung padadagdagan niya yung mga ibang parte. O kaya tatanggalin itong parte na ito. Yun yung tinatawag na change order. Mula sa floor plan, merong binabawas o kaya dinaragtag. O paano ngayon to? O tuloy natin, tuloy. Minsan kahit tapos na yung bahay mo at nakatira ka na, doon mo marirealize na maraming kulang. Maraming kulang kung saan yung saksakan ng outlet mo para sa electric fan. Mga basic lang yan, engineer. Hindi mo ba naman masaksakan na electric fan ang limutan? Siguro dun sa mga labor engineer na wala pang karanasan, siguro kapapasok lang na labor, di alam yun. O tuloy tayo. Yung location ng kwarto mo at saka kitchen mo ay hindi siya maayos kung saan nakalagay. Pati ba naman may-ari hindi na marunong magturo kung saan niya ilalagay yung kwarto niya? Purma na saka may-ari, yan mag-uusap para kung saan ilagay. Kaya dapat magpagawa kayo ng plano. Kaya ako nasabi to mga boss dahil hindi naman lahat na gustong magpagawa ng bahay ay naka-afford dun sa pagpapagawa ng plano. Tama ko ba? Tatakbo ng foreman yon. Yung checkin lang natin na yung mga foreman na experienceado sa marami ng bahay na pinatayo. Oh, eh paano ngayon yung hindi maka-afford para magpagawa ng plano? Oh. Kumbaga, parang ganito lang. Halimbawa, mayroon kayong pupuntahan at wala kayong guide o wala kayong mapa, mas malaki yung chance na maligaw kayo. Kumbaga, paulit-ulit kayo bago kayo makarating doon sa gusto mong puntahan. Eh kung naligaw ka ng gubat, pero kung maligaw ka ng syudad, magtanong. Punta mahiya magtanong para di ka maligaw. Unlike kung mayroon kayong plano o mayroon kayong mapa, mayroon kayong guide kung saan kayo pupunta. Ganun din sa plano. Yung iba, ang iniisip nila na dagdag gastos ito. Dagdag gastos talaga yan. Para dun sa mga walang ganire, engineer. Kulang sa ganire. Minsan kasi nangyayari ito.
pag mga residential lang, minsan hindi na sila dumadaan kila civil structural engineer para magpa-design ng structure. Sila na mismo naglalagay kung gaano kalaki yung poste, gaano karami yung bakal. May tinatawag kami na over-reinforcement. Pag over-reinforcement siya, kumbaga mas delikado yung structure ng bahay mo, kumbaga mas marami yung bakal. Kasi ganito yan, bigyan ko lang kayo ng basic information. Pag ang structure ay na-design ito ng maayos, dapat ang behavior nito ay magkakrack muna, kumbaga magbibigay muna siya ng warning bago siya mag-collapse. Hindi katulad po halimbawa over-reinforcement siya, kumbaga mas marami yung bakal. Ang nangyayari kasi dito, pag bumigay yung structure nyo, wala siyang warning, basta bigla na lang siyang bibigay. Kaya advice ko sa inyo, pag nagpapagawa kayo ng plano, siguraduhin nyo na dumaan ito kay civil structural engineer yung structure niya, o kumbaga yung design ng structure niya. Hindi yung papasok na lang si civil structural engineer para pirmahan yung structural drawings na ginawa, na hinulaan lang yung size ng poste at kung gaano karami yung bakal. Paano ngayon yan, engineer? Akala ko ba kung professional ang gagawa ay surbol? Paano ngayon yan? May mga hula-hula din pala dyan. Baka yung hawak kong structural plan, taga-CAD lang ang gumagawa nun. Pakilinaw nito, engineer, ho. Ang susunod na gagawin nyo ay magkakambas na kayo kung saan yung mas murang materyales o... Murang ang materyales, engineer. Substandard naman, lalo doon sa bakal. Mga construction supply, dapat ang gagawin nyo sa construction supply, hindi lang kayo kumbaga hindi lang kayo kukuha ng isang supplier. Dapat minimum o tatlong supplier. Kailangan ililista nyo kung nasaan yung mas murang materyales. Katulad halimbawa ni construction A, mura yung simento nila. Dito naman sa construction B, mura yung materyales nila sa bakal nila. Kumbaga, kailangan mong ilista. Sa pagpapagawa ng bahay, lalo na kung ikaw mismo yung gagawa. Pakilinaw lang, engineer. Sa pagpapagawa ng bahay, ibig sabihin yung may-ari nagpapagawa ng bahay. Lalo pag ikaw mismo ang gagawa, ibig sabihin yung may-ari pa rin mismo ang gagawa, engineer. Magulo, engineer, magulo. Pakilinaw. Kailangan talaga nito yung time. Kung kailangan, kumbaga, hands-on ka. Kasi kung halimbawa ay ipapaubaya mo lang kila mamang foreman o sa mga arawan o si pakyawan at wala kang idea about sa construction, talagang mas mataas yung risk nito na kumbaga masayang yung pera na pinaghirapan mo. Kaya nga lumapit ng foreman engineer eh. Kasi doon iaasa niya sa foreman yung pagpapatakbo ng trabaho. Kaya siya lumapit ng foreman dahil hindi niya alam kung paano itakbo yung trabaho, lalo doon sa pagdating ng mga materyales. Hindi niya alam yun eh. Ang nakakaalam doon yung foreman. Siya ang mag-i-estimate ng mga materyales, kung gaano karami, kung ano-ano mga pangalan ng mga materyales. Ang foreman magsabi at ililista niya yan at ibibigay doon sa may-ari. Kaya nga lumapit ng foreman para makatipid eh. Di ba? Kasi pagka sa foreman da-direct, hindi makatipid ka kaysa doon sa mga engineer pa. Kaya kulang ka sa ganito eh. Kaya ang kailangan mo para mabuo yung bahay ay hanap ka ng foreman na mapagkatiwalaan mo sa gawa. O ganun yun, engineer. Kaya ang tanong ko sa iyo, engineer, nakakita ka na ba ng yung client mismo, yung nagpapagawa mismo ng bahay na siya mismo gumawa, siya nagpatakbo, siya naging foreman dun sa site, siyang nag-guide ng tao, o siya nagtuturo dun sa trabaho sa tao? Ay, nagtatanong lang, engineer. Tuloy natin. Alice, ang susunod na gagawin nyo ay i-apply nyo ng building permit yung bahay na ipapagawa mo. Ang building permit ay para sa safety mo, na sinisigurado na yung bahay na papagawa mo ay base sa standard sa National Building Code mo. Ngayon, pag nakapag-apply ka na ng building permit, ang susunod na gagawin mo ngayon ay kukuha ka ngayon ng mga manpower. Ikaw mismo yung maghahanap ng manpower kasi ikaw ngayon magmamanage sa construction. Para doon sa mga client, yung mga nagpapagawa ng bahay, pagkatapos yung magpagawa kayo, sabi ni engineer, paggawa kayo ng plano, pagkatapos ng paggawa ng plano, magpa-approve kayo sa City Hall. Pagkatapos yung magpa-approve, maghanap kayo ng mga tao, manpower, kasi kayo magpapatakpo, kayo magmamanage mismo sa construction. Trabaho ng foreman to, engineer eh. Alam mo, engineer, parang hindi ka pa nakaranas ng site experience. Trabaho ng foreman bibigay mo sa may-ari nung nagpapagawa ng bahay.
Anong klase ito, engineer? Alam ba nung may-ari ng bahay ang mag-guide ng tao, site? Magtuturo ng trabaho? At saka may itinuturo siya, ito, pakinggan natin. Ngayon, ang gagawin mo, pagkukuha kayo ng manpower, ang hahanapin nyo is yung working foreman. Ito yung si mamang foreman, kumbaga, hindi lang siya yung nagmamando sa trabaho. Gumagalaw din siya sa construction. Kumbaga, minsan nagiging karpentero siya, minsan nagiging steelman siya. Hindi yun foreman, engineer. All around skill ang tawag nun. Karamihan dun, hindi pa marunong magbasa ng plano yun. Hindi marunong magbalangkas ng plano sa actual. At minsan nagiging mason siya. Kumuha na rin kayo ng mason carpenter. Kumbaga yung mason carpenter, pwede siyang mason, pwede siyang carpentero. At minsan pwede rin siyang steelman para mas makakatipid kayo. Ang trabaho ng foreman, engineer, para sa kaalaman mo, magplano ng preparasyon ng trabaho, mag-estimate ng materials, magbalangkas ng plano aktual, architectural, structural, plumbing plan, electrical plan, mag-training ng tao, magtuturo sa trabaho. Para sa kaalaman mo lang, ha? Mukhang hindi mo alam to eh. Ginagawa ko lang, magtatrabaho pag sarili kong pakyaw, ang hawak kong tao, mga apat o lima lang, pwede akong magtrabaho dyan. Basta sarili kong pakyaw, na sarili kong trabaho, pakyaw ko. Hawak ko dito, 25 katao. Sa kasalukuyan, pipinising na kami, ay 18. Kaya mga ganyan sitwasyon, engineer, makakapagtrabaho ka for man. Lahat iniisip, materialis, arrangement ng tao, preparasyon sa trabaho. Tip ko sa inyo, huwag kang magmadali sa pagpapagawa. Kumuha ka lang ng konting tao, halimbawa foreman, karpentero, at saka mga labor. Hayaan mo lang silang i-consume yung capacity nila sa trabaho para mas makakatipid ka kahit matagal yung bahay mo, kahit matagal gawin, pero konti lang sila. Ang kakalabasan dyan, makakatipid ka pa rin sa labor. Manpower naman sa actual inaaral yan eh. Dahil hindi lahat na panahon ay ubra yung konting tao lang. Kamukha nung paket ng slab. Pagpurma ng slab, kailangan na magtambak na tayo ng tao ron. Eh, puro kunti lang tao mo, abutin ka siyam-siyam dyan sa project mo. Abutin ka ng inip ng may-ari. So sa actual inaaral yan, kung kailan magtambak ng tao, kailan magbawas ng tao. Ang pinaka-importante dyan is yung kukuha ka talaga ng mga skilled worker katulad ng mason tsaka karpintero. At tsaka isang tip ko pa sa inyo, during construction, dalawang tao na importante na dapat mong alagaan. Yung electrician at saka yung plumber. Kasi yung mga to kasi minsan skilled talaga to, kumbaga minsan ang hirap hanapin. Pag wala kang proper na electrician at saka plumber, lahat apektado. Apektado ka sa paglalatag ng hollow blocks, pagpa-plastering, kasi kailangan mo ilatag mo na ngayon yung electrical conduits. Kung wala kang proper electrician, ang mangyayari kasi dyan, minsan madidilid yung trabaho, kumbaga hihintayin mo pa. Kaya ang tip ko sa inyo, alagaan nyo yung electrician nyo at saka yung plumber nyo kasi nandyan yung buhay ng construction. Hindi ka makakapagbuhos ng slab kung wala kang electrician at saka plumber. Alam mo, engineer, kung electrician at saka yung tubiro lang alagaan mo, hindi rin magbuo yung bahay mo. Lahat sila alagaan mo. Hindi yung electrician lang at saka tubiro. Yung mangyayari dun, puro electrical na yung akyat sa bahay mo at saka yung tubig. Lahat sila alagaan dapat. Lahat yun. Yung mga ganyang abang sa electrical engineer, tinuturo ko lang sa labor yan, engineer, para mabuo. Kung wala pa electrician, priority yung ibang site. Pero pag nag-prepare ako ng slab, wala pa electrician, yung mga ganyan, tinuturo ko lang sa labor yan. Islib lang yan ganyan, engineer, para sa electrical, sa abang. Dito, napapansin ko dito, ang tinuturoan ni engineer, yung mga nagpapagawa ng bahay, yung mga client, tinuturoan ni engineer na magpatakbo sila ng sarili nilang paggawa ng bahay. Kaya nang napapansin ko dito, ayun ko, nagkakamali ako. Ang tanong ko, engineer, yung may-ari na ba ang nagpapatakbo mismo sa kanyang pinatayo na bahay o yung contractor at saka yung foreman? Ang susunod naman na gagawin nyo ay pag-aralan nyo yung basic sa construction at sa engineering. Ano ba yon? Yung pag-compute ng volume, pag-compute ng area, kasi pag hindi mo alam ito, mahihirapan ka talaga. Kumbaga, mas malaki yung chance na masayang talaga yung pinaghirapan mo kasi wala kang idea. Isa pa, yung kahit papaano marunong kang bumasa ng plano ng bahay.
kahit yung mga basic information lang kung gaano karami yung bakal para sa poste, gaano karami yung bakal para sa puting, at kung ano yung tama ng timpla ng simento, buhangin at graba, kumbaga mga basic information. Tinanggalan na ng engineer ng trabaho yung mga foreman. Inilipat niya doon sa mga may-ari na nagpapagawa ng bahay. O doon sa mga kapwa ko foreman. Hindi ba trabaho natin yung gano'n? Pero ayaw na ni engineer, allergic siya sa atin mga foreman. Siguro hindi nagkaroon ng kasamang foreman ito. Kaya ewan ko kung nakapag-actual experience ito site. Walang naging kasamang foreman siguro ito. Mas maganda kung mag-hire din kayo ng engineer para ma-check kung tama yung size ng puting, tama yung bakal na nilatag, yung size ng mga poste base doon sa plano. Para kahit papano masigurado kayo, tama yung ginagawa doon sa bahay na pinapagawa mo base doon sa plano na dinisign ni structural engineer. O, ginagalang ko po ang mga engineer. Ano? Marami akong naging kasamang engineer, kaya salut ako sa inyo, sir. Hindi ako nagmamarunong. Sumusunod ako sa mga superior ko. At kaya ko lang sinagot ito, itong ginawa ng reaction video. Laging na po babanggit dito sa vlog, ang engineer na ito ang part ng foreman. Tila baga sa panig ng foreman, napakadalit-dalit para sa kanya. Eh ngayon, marami pa tayong gagawing reaction video sa mga vlog nito. Titingnan natin kung tama ba yung mga pinagsasabi dito. Kaya i-cross-exam natin. Kaya mas maganda siguro, engineer, magpakita rin kayo ng actual na nandoon kayo mismo. Hindi yung puro ganito lang ang papakita nyo. Walang actual na gawa. Mukhang mahirap mapaniwalaan yun, engineer. Pag i-cross-exam natin, maraming butas. Kasi wala kang maipakita ang actual. So, nire-respeto ko kayo. Nating personal target tayo, engineer. Doing content lang tayo. At ang susunod na gagawin nyo, pagbibili na kayo ng materials o magsisimula na kayo ng construction, kung mabibili mo yung lahat ng bakal, kung nagkataon na mas mura yung month ng buwan na yon, nagpapagawa ka ng bahay, bilhin nyo na yung almost 95% na dami ng bakal. Pindi yan, engineer. Kung tatlong palapag yung ginagawa mong bahay, di ang daming bakal nun. 95% biruin mo. Paano kung napakaliit lang ng space mo? Site. Puro bakal na, engineer, yung site mo. Paano ka pa mapaghukay ng pundasyon? Depende yan. Kung malaki yung space mo, mayroon pang kabilang space, bakanting lupa, pwede yon. Papagamit ng kapitbahay. Kaya depende, hindi 95. Tamang kulang ang estimate dyan. Pwede kang slab muna, second floor, yun muna ang orderin. O kaya kalahati muna ng 100%. Ganun lang kasimple, engineer. Pwede nyo nang i-store yun doon sa site. Ang bakal naman kasi pag tatakpan mo lang, hindi naman siya masisira. Hindi katulad ng semento. Ang semento kasi hindi mo talaga siya mabibili ng lahat. Kumbaga, pinaka-maximum mo lang na pwede mong bilhin is 100 bags. Pag lumagpas ka na dyan at tumagal yung semento mo doon sa site, may tendency na tumigas ito. Kumbaga, sayang lang yung pera mo. Pero kung sa bakal, kung mabibili mo na agad sila, kaya malaking bagay yung meron kang bill of materials. Kung gaano karami yung bakal ng gagamitin mo para pwede mo na agad mabil yung bakal. Sa hollow blocks naman, tip ko sa inyo, pagbibili kayo ng hollow blocks, huwag nyo rin bilhin na lahat. Paunti-unti lang, siguro 500 or sunod na naman 500, kasi pag binili mo naman lahat, kumbaga mas malaking chance na mas maraming masayang kasi posibleng mabasag ito sa site. Kaya mas maganda na pa-500 lang, 200 pieces na hollow blocks. Yata, baliktad yata, engineer. Sa hollow blocks, kung volume yung order mo, mas nakakamura ka. Parang baliktad. Makikipapapansin nyo mula sa sinabi ko kanina, mapapansin nyo na kailangan mo talaga ng tutukan kung ikaw mismo yung gagawa ng bahay mo para maiwasan yung sinasabi ko kanina na risk na posible na pumalpak yung bahay na pinapagawa mo. Kasi sa pagpapagawa ng bahay at kung ikaw mismo ang gagawa, mas mataas talaga na ma-stress ka. Ang tanong ko kay engineer, saan siya nakakita na pagkatapos magpagawa ng plano yung client, yung nagpapagawa ng bahay, ay siya mismo ang nagpapatayo? So paano? Next time naman uli, and I hope nakapagbigay ako sa inyong information.